Opening, yung nasa likod si Roshan, he's going on dire time. So, alam mo ba, fun fact, hindi talaga ako naglalaro ng kahit anong event sa Dota. Dota lang talaga, yung rank ganyan. Tapos ngayon lang ako talaga nakaranas maglaro ng dire time. Na-addict ako. Promise. Sobrang nakakatuwa siya laruin. Kasi, ano mas siya, mahirap siya sa Dota. Para mas sa akin. Mahirap siya kapag wala kang kakampi. Kaparty. Oo. Ka lang. Diba, grabe. Ang daming ginagawa doon sa dire time na yun. Sobrang nahirapan ako. Pero anyway, wala lang. Nakita ko lang. kayo ba? For sure, may mga dire time player dyan sa, ano, sa chat. Sa chat. Oo, oh, totoo. Pero try nyo yung clockwork. Effective. Maganda. Maganda. Okay. Hindi. Para sa chat natin, ano ba yung mga magagandang gamitin sa dire time na yun? Wala kasi akong alam eh. So, comment nyo na dyan. Anyway, habang naka-post. And magandang gabi para sa lahat. Good evening. Ayan. Good evening, good evening, mga kaibigan. Baka naman share nyo na yung ating lives. Natawa ako sa pangalan mo, Dota mo, JB. Diyos ko. Huwag mo lang pansinin. Huwag mo lang pansinin. Diyos ko. Natawa ako. Huwag mo lang pansinin, Casey. Baka alam malaman mo, nila. Alam mo, matatawa ako ng sobra kung walang nickname yung ano, yung Dota. To. Baka mabanggit mo pa, wag na lang. Hindi na, hindi na. Hindi ko ba mabanggitin yan. Your secret is safe with me. Kasi naalala ko na nalo nga pala ako ng isang game. So, meron akong pang... Ang tawag re-roll! Dito, pang-re-roll. Ah, di ba, pinaalala ko sa'yo yung dire time. Totoo. And alam nyo naman, guys, kapag ka magre-re-roll kayo, meron kayong chance ng magkaroon ng Arcana. And alam naman nating lahat yung gusto ng karamihan. Pero let's go back into the ball game. Life Stealer. Buti na takasan niya yung kamatayan, ano? Muntik siya doon. Mm-hmm. Nakakatakot yung pag-contest ng ano, pang-contest ng Geek Thumb sa Bounty. So, I don't think na iko-contest ng EHOME. Or maybe, tatry nila. Mo, pwede. Mataas naman damage ni LWW. Ni Low. Alam mo, lumamang pa doon yung EHOME kasi nakapag-deward sila. Yeah. Maganda. Pero yun nga lang, yung Bounty. Seconds. Kutis to. Tapos si Marcy nakabang na sa baba. Mukhang mapapaganda pa nga sa iyong to, Casey. Tapos committed already. And ayun, mga kaibigan, ang ating bounties. 2-4-2 lang. 2-4-2 lang ata. 2-4-2, 3-4-1. I think naging pabor pa siya for EHOME. 3-4-1. 3-4-1. So, sa kapag deward pa yung EHOME dito. So... napaganda pa nga yun for them. Para still, hindi naman dun nagtatapos agad ang Dota. It's just bounties. Pero malaking lamang ng isang Lina. No? And in terms of the matchup, papabura ko kay Lina ng kaunti. Alam natin yan. Melee versus, yung basic na melee versus range. A lot of skills pwedeng ibigay kay Toscar. No? Ang perks lang ni Toscar dito is pwede niya madodge anytime yung mga skills ni Lina, and then, pag nag-level 6 siya, yun, may cool potential siya dito kay Lina. Totoo, totoo. Pero, meron tayong slight pause ulit, no? Siguro, ano yan, tawag dito, connectivity issue or technical difficulties on their end, mga kaibigan. So, relax muna kayo dyan, share nyo na yung ating live stream. And guys, register na nga pala kayo sa rivalry.com/LuponWXC. Okay? Tapos PM nyo lang page. Last series natin to for today. And naalala ko kanina, naka 2-0 yung AG. So, congratulations, AG. Grabe lang sa AG, no? Sobrang lakas ng AG. Nanonood ako eh. Kala ko Fnatic na yon. Tapos, nakambak na naman ng AG sa second game. Malupit na, Casey. Bounce back na yung way yun. Oo, diba? Grabe yung nagiging performance na yun. And there is AG, ha? Parang pinangak si Owe para maglaro sa AG. Oo, kasi grabe. Ganda ng ano yung ganda ng chemistry nila agad. Sobra. Diba, yun yung maganda dun eh. Pero ito din naman sa EHOME, or sorry, sa Geek Fam pala. Comment ko lang, si Narman. Grabe. Yeah. Grabe siya maglaro, yun lang talaga yung nasasabi ko. Uy, tatak AG yan. Rubik. Huwag natin kalimutan. Oo, no. Kasama pa sila Wumi. Oh, tatak AG yan, di ba? Si Faces Boy
4. Phosphor. Oo nga, no. Ayun lang. Naalala ko lang sila. Umi, Mamang Daya. Magkasama sila nun. Galing, magaling yan. Sila Hasla. Si Hasla, pero, rather. Nag-part ways na sila. Pero ang ganda naman ang nangyayari sa kanila. Kita mo lahat sila nandito ngayon. Pero, anyway, going back to the game. Naghihilahan lang sila ng creeps dito for sure. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit Ay, nandito ba si... Scam, ba't nandito si Xiaoyu? Ayun. Naicha! Naicha ni Xiaoyu si Draw dun. Pero, for Scam kasi sobrang... Eh, sobrang off lang siguro ng pwesto niya. Kaya nakahanap ng opportunity si Xiaoyu for that first blood, mga kaibigan. Sino ba naka-first blood dyan? Congrats! Yeah. And speaking of first blood, guys, brought to us by Rivalry. Mga wala pang account, alam niyo na. Ang gagawin, make sure na mag-PM kayo sa KuyaNic page para hindi kayo maligaw. Baka mamaya, maligaw tayo, mahirap na. Ang maganda sa KuyaNic page, para marerekta kayo sa mga link, di ba? Hindi makakapagbigay, yeah. Hindi na kung ano pang link yung makukuha niya. Yeah. Parang mm-hmm. Gucci, he was come yeah. Then. Malaking bagay yun, ah, JB. That was scary na nampatay ni Xiaoyu. Solo kill pa, solo experience. So, malaking bagay. Lalo na Draw Ranger to eh. Parang hindi ka talaga makakalapit sa kanya. Not unless matamaan ka ng rebound later on. And may follow-up naman na Tiny. Parang feeling ko pagka pangit yung position ni Scam dito, sobrang yari siya. Ilang kailangan niyang i-mind yung pwesto niya kasi syempre Tiny Mars ito. Yes, sir. Sabihin natin, Lily, no? I mean, okay na sana, dalawa silang range. Tapos, possible maharas nila. Pero mas maganda yung ginagawa ni Tiny. Ganito yung Casey. Kinukuha nila yung creep wave. Kapag ginawa nila yon, ang mangyayari niyan, pupunta si Enchantress, sasabayan niya yun. Pero pang reposition kasi yung dalawa eh. May toss, may dispose. So, delikado sila sa tower. Diba? Oo. Yeah, so... Ano nga, I think medyo tricky yung pwedeng mangyari dito sa lane ng Draw Ranger. Kailangan nyo pa rin talaga mag-ingat even though sabi mo nga range siya, melee lang yung katapat. So, on the top lane naman, meanwhile, I think there's... Speaking of, diba? Hindi man si Draw Ranger nabigyan pero si Roger yung nabigyan. Roger that talaga. And si Xiaoyu, na-regain pa niya yung pinupull niya. Naopo, this is something concerning para sa side ng Geek fam early on. Ginamit naman ni Roger yung opportunity na yun para makapag-refill ng bottle sa mid and makatulong dito sa ating 4-minute rune. Pero, ang ganda ng nakakaw ni Salad sa may water rune. Nice anticipation from Tiny, hands down. And they need to contest that water rune. No, especially para sa EHOME. No, ayaw mong magkaroon ng magandang mga runes lalo na mamaya itong si Kok. Sobrang likot naman talaga kasi ng Tuskar, eh, di ba? Kahit hindi level 6 si Tuskar, kayang-kaya umikot niyan sa late. Sa mapa. All over the map ang action. Salad, nakuha ng assist cap sa ibaba. Mamamatay naman siya dyan, pero sa taas meron din nagaganap earlier. Kita mo buhay dito nitong si Mars. Naghihingalo. Tsaka Draw, lagi siya nabibigyan dito. Which is yun na explain mo kanina, JB, no? So, yun na, you just always have to keep in mind na pwede kang matalunan anytime ni Xiaoyu. And I really like what's happening, pero wait. Good kill to. Ayun na, makakaasi naman dito itong si Narman. Which is okay. Support lang yan. Goods lang for both teams. Pero yun nga, as you pointed out, Casey, yung carry kasi, yung napapunish sa ngayon, ano? Oo. Ang hirapan sila dito sa ngayon. Uy, Mars? What? Buti, hindi yung Mars yung na-itos niya. Yun lang, yeah. Mga idol. Chillax lang sila dyan sa may top lane. 6-minute mark. Okay. So... I think magkakaroon ng magandang galaw yung Geek fam later on pag si Cox na yung umikot. Right now, parang wala kang ibang aasahan kundi si Cox.
Ah, oo. Totoo. Eh, ngayon, level 6 na siya. Pero, alam din ng EHOME yung magiging timing na itong Taskar. Kaya, pinapunta na din nila yung supports on this mid. Cox, punching itong si Knight. Pero, with that frost shield, he'll be protected for a while. Napakagandang Laguna into the face. Cox about to die. He will survive for a bit. One more hit. He is gonna fall down. And that's Lou taking itong si Cox sa my mid lane. That is a huge kill. Sabihin natin support lang nakakuha, pero it will delay the timing of Geek Fam. Yeah. Mm-hmm. Lalong-lalo na, nabanggit ko nga kanina, si Cox yung pinaka-asahan when it comes to rotations. And yet, napapahirapan ng Unity Gaming or EHOME. Oo. Pero mga kaibigan, i-share nyo na yung live stream. Sila Skem po ang ating mapapanood dito sa seryeng ito. Tsaka itong si Cox. Speaking of Cox, mga kaibigan, sinapak na dito sa Xiaoyu. The snowball is there to take that kill. That's just going to be a support trade. Xiaoyu yung nabigyan, take note. But I think it's still fine. As long as si MKS hindi siya masyadong nabibigyan dito. Kaso if you look at the matchup, nahihirapan si MKS. 18 denies for Kuya Force. Ako, hindi na ako nagtataka. Ganyan talaga mag-lane si Kuya Force eh. Pag naiwan, talagang pinapakain niya ng deny yung mga katapat niya. True. Pero, Casey, ano pa ha? Yung Geek Fam dito, barely hanging. Barely dahil, hanging, yeah. Dahil kay Force, kaya na point out mo. Okay yung lane niya, nabubugbog siya dyan. Pero, he has a way of farming. Meron siyang way para makagather ng XP. Ayun yung spear tsaka yung rebuke. Diba? Mm-hmm. Tsaka this is the scariest part for Geek Fam later once na syempre free farm si Mars. Mag siya magkakaroon ng dagger. So, delikado medyo kay Knight. Lalo na pag wala pa siyang BKB. Ace true. Pero, mamaya na niya si Cox nakakuha. So, I think kailangan mag-ingat ng EHOME knowing na may daladalang haste si Cox anytime. Pwede silang pumatay together with Rubik. Top. Puto na ba sila ng top lane? Naisipatan nila, may rage kasi ito eh. So, di nila mababurst. Pero, nga eh. Kung papansinin mo naman, damage ng Geek Fam, mostly physical. Pwede silang ano, pwede silang gumawa. But I don't think, again, kung gagala si Cox, magre-react lang siya somewhere. So, pwede sa baba. Ganun na nga. Kasi nahihirapan din tumulong yung supports niya since hindi naman mobile itong dalawa. Reactive lang yung dalawang supports eh. Tapos, ang mag-initiate itong si Task, hindi naman ganun ka-okay yun. Diba? So, yeah. Kanina yung mga ikot talaga ng supports ng EHOME yung on point. Kaya, napapasama lang yun ng si Taskar. But, let us see kung paano magiging adjustments ng Geek Fam. 9 minutes naman na yung ating laro. Si Force, untouched on the top lane. Maganda nga yung XP niya or level niya up against S dito kay LS. Yeah. Kanina pa siya naiiwan sa lane eh. So, yung taas-taas din ng level niya. And for Geek Fam, di naman sila nagmamadali magsama-sama agad. No, you just have to wait for their items first bago sila talaga gumawa. Kasi, alam mo naman, pag may Draw Ranger eh, pagka nagkamali kayo ng play, ang hirap ibawi ni Draw Ranger. So, dapat din sila magkamali sa galaw dito. Pero, nakita mo yung nangyari dito sa may bottom, Casey. Kitang-kita natin na lacking sa disable yung Geek Fam. Yeah, basic disable. Through, if I'm going to be exact. Kasi, nakita natin yung lift. Pagka nilift mo si Marcy, kaya niya lang mag-rebound. Kaya tinitipid yun itong si Rubik. Pero, I think yun yung dahilan ba't di sila nagsasama-sama. Kasi they know they are lacking some disables. Wait lang, Casey. Sorry to cut you off. Dahil eto nga si Skem, na-ego nitong si Xiaoyu. Nakakita siya ng opening. And as I've said, they only have this telekinesis to lock down itong si Marcy. And after that, ano na? Diba? Yeah. Yun nga. Ang hirap nang nangyayari. Tsaka, for Skem, parang sobrang mahirapan siya dito din na sumama. Kasi may leech eh. Diba? Yung frost shield sobrang hassle para sa kanya. So, I don't think kasama agad si Skem dito. Kaso ang problema, yung lane niya yung na-pressure. True.
Pero mayaman pa rin siya, take note. Kahit laging nandun yung mga kalaban, look at the net worth of Skem. Okay pa din eh, no? Still fine. Oh. Force. Tapwersa niyang mapa-rage dito ngayon itong si MKS. Kaya dito mama yung kanyang spear. But as of the moment, easy. May kill potential yung dalawa sa taas kung magkamali yung bawat isa. Yun lang yun eh. Oo. I think yun talaga yung pinaka-catch dito ng Geek Fam. That's why hindi sila nagsasama-sama agad. Bawal talaga magkamali. Sa pagkakamali mo dito, syempre LS yan against Drow Ranger. Makalapit lang yan. Mahirapan na si Drow Ranger. Pero sala, so, utilizing that Thunder's Toy with the Avalanche, kaso no follow-up, it is a good thing na merong telekinesis si Narman right there. So may bot, mga kaibigan, binuksing itong si Roger, spirit to the arena, nicely done. Marcy, wala siyang kakampi. Wala din siyang matalunan, and that's gonna be force taking the kill. Nice TP, pero it opens up the lane para kay MKS. Oops! Mid. Magandang laban. Dahil itong si Cox nakakuha na din ng isang bawi. Napakagandang ulti coming from Knight, but Cox is there. With this bottle, picking up this arcane. Magsusurvive pa siya. But speaking of MKS, KC. Gagawa siya ng ingay dito sa taas as he harass itong si Roger. May magre-react ba from the side of Geek Fam? Oo, papunta sila. Pero too late na. Wala, sobrang... Grabe yung lane ni MKS. Parang wala siyang kalaban. Creeps lang. Saka si Kuya Force kanina. So, hindi pa natin nakikita talaga yung full potential ng ano ng EHOME dito later on. And for Geek Fam, they really want to get their items first. Si Cox, usually si Cox, at usually pag may Taskar, diba, bumubuo sila ng Deso agad. Ganyan. But I think every time na nakikita ko si Cox, no, bumubuo siya ng either Dagger or BKB agad. So, pang yes. Pangtulong talaga sa mga kakampi niya. Ito. And tingnan natin dito this time. At so, di niya need ng Deso for the damage since andyan naman yung mga kakampi niya to provide eh. Diba? Yeah. Overwhelming damage naman yung ma-deal ni Drow together with this Ruby. So, gusto niya talaga is additional setup at saka sustainability. I think that's the catch here for Cox. Hindi ko masyadong nakikita kasi kung ano yung items na dito. Pero so far, syempre this is already the playoffs, JB. So, kita mo yung galaw nila na nag-iingat talaga lahat. No? Totoo. Kunin mo na. Like, Likely na kukunin niya muna yung BKB niya and then salad with the dagger. Sa kabila naman dito, daggers yung kukunin nila talaga. Pero for Geek Fam, they are really trying to be aggressive, no? Get some pick-offs since I think kompleto na yung daggers na meron for Geek Fam. Yeah, no, same goes with Cox. Tulad niyan, mga kaibigan, speed kill ang gustong kunin. Kaso lang, si Tiny, medyo makunat ang mukha arena right there into the spear. Tiny survived actually, but that's gonna be the stolen Dragon Slayer. Patay pa silang dalawa. Pinagpasa-pasahan. Chain Frost. Nicely done by Lich. The Dragon Slave. Beautiful. Mula sana kay Rubik. Pero nakabawi. Itong si Liu. I told you, JB. Isang pagkakamali talaga ng Geek Fam. That's why they don't want to commit sa mga team fight. Kasi ganun lang yung mangyari sa kanila. Diba? Ang bilis ng mga pangyayari. Diba? Namatay si Tiny. Pero... What cost them? All of them. All of them, indeed. And may nakita lang akong chat sa Facebook kung nasa scene daw ba talaga yun nga ang EHOME. Ha? Kung nasa scene daw ba yung EHOME. Technically, mga idol, hindi pa po officially, kinacquire lang nila yung C-Team na Unity Gaming. Kaya nandito sila ngayon sa BTS Pro Series C. And yeah. I think hindi naman magsisisi yung EHOME if they want to like ang ganda performance get naman. This Unity Gaming. Kita mo naman yung nangyayari. Slow Avalanche, Tiny. Being harassed dito ng dalawang support. Sumama pa nga si Cox. It's a sure kill. Umapat na nga eh, no? From isa to apat real quick.
Pero small wins siguro for Geek Fam, yung ganun mga pick-offs. Hindi na kasi nila afford na matalo. Katulad ng nangyari kanina sa mid, yung maubos sila. Kasi syempre, Draw Ranger nga is a very crucial hero for them. Yeah. Kaso ang problema, JB, nagsasama-sama na kasi yung EHOME. Na-build up yung confidence nila kanina nung nanalo sila. Oo. At saka dito naman AC yung Geek Fam, they just wanted to push, no, to get a trade. Alam naman natin si Drow, nandiyan na talaga yung damage niya, pero wait, hold that thought. EHOME will try to fight. Fox on the other hand, sasapakin dito ngayon, etong si Tiny, Salad, taking some damage, but look at the Laguna dealing towards Cox. That's a stolen Laguna by Narman taking Salad, pero si Cox ang magiging kapalit. Etong si Narman, hindi makakapag-TP. That's Xiao, you getting a double. Hindi yun sulit since support lang ang kinukuha nila. Ang dami nilang kinumit just for this Tiny. Very scary part na ganito na yung nangyayari for Marcy. At saka, supposed to be pag may Tuskar ka, ikaw lagi yung nauna sa teamfight eh. Pero hindi na ganyan nangyayari for Geek Fam. So they need to go for a plan B. Puro, wait for item ni Scam, avoid team fights as much as possible. Kasi malakas pa naman pa din yung draw eh, kung titignan mo dito, lalo na kung di siya natalunan. No? Kaso, syempre, madaling sabihin, nahirap i-execute. Kailangan niya muna ata ng pike. Para sure. I think, not just only, diba? I think, not only pike, ang dami niyang kailangan na item dito. Pero, Pike is a must since hindi siya mobile. Naku po, sinapak yung illusion. Sinapak yung illusion, mga kaibigan. Ayun na nga. Well, medyo scary. No, na wala, nakukuha kahit... Hindi rin kasi talaga binibigyan ng, ano eh, ng way ng EHOME para makakuha ng pick-offs yung Geek Fam. Kasi dun sila malakas eh. Kung nakikita mo yung pwesto ng EHOME, sino lang ang umaalis na malayo? Diba? Wala, lahat sila okay. Malalapit lang talaga. So anytime lang, na may mag-go. Kaya-kaya nilang makarespo. Aray! Chinane, prost eh. Sakit, nakita mo yung damage. Laho. Ito yung ano, ito yung strength ng isang Lich. Kaya usong-uso siya ngayon. Pero, mga kaibigan, nabura na kaagad ito ang si Lich. One disadvantage ni Lich, sobrang lambot. Pero itong si Rubik ay ganun din. And alam yun ang EHOME. That's why they'll be bursting Narman down. So, ang daming kills na nakukuha dito ng Unity Gaming right now. And they can afford to get this Roshan. Ito talaga yung nakakatakot na nabigay talaga yung hero ni Xiaoyu. Okay, kung napapansin mo, JB, talagang binaba nila lahat ng hero ni Xiaoyu. Pero nakalusot kasi yung Marcy. Tsaka, kung papapansin mo, hindi si Marcy talaga yung typical na offlane. Hindi siya yung typical na mag-absorb ng damage, mag-soak up. Pero gaya ng sabi ko, kung yung lineup nyo is going to be aggressive at mabilis yung timing, Marcy is the right hero for that task. And kaya-kaya niya kasing out-position si Draw Ranger. Yeah, that's what's happening right now. Pero yun nga, pick off lang muna for Geek Fam. Wala, doon na lang talaga sila magre-resolve since pag nagsama-sama, parang hindi pa nila nakikita na mananalo sila sa team fight. No, and they need to make sure na once na mag-team fight, ready na talaga si Draw Ranger. Yes. So for now, Enchantress about to get yun naman kanyang Dragon Lance. Pa-BKB seed Marcy right after picking up yung kanyang dagger. Matagal-tagal pa naman yung dagger niya. So, Basher, pangarap pa lang din muna sa ngayon. Pero, kung magtuloy-tuloy naman kasi yung timing ng EHOME, no doubt, Gucci na yan. Taka, ano bang dami ni MKS ngayon? Daming item ni MKS eh. I think Deso na siya. Tapos naka-shard na din ata. Tama ba? It's 20 minutes lang. Sabi ko sa'yo, hindi ko napapansin na mahaba o maikli pa lang yung game natin pagka itong
dalawang team natin yung naglalaban. Parang long game na yun. Parang long game na. Sabi ko, 29 minutes na ba yun? Medyo naduling ako. Oh, 20 minutes pa lang pala, guys. Ang dami ng happenings, no? Nakaka, parang, wala eh. Dumaabot sa point at sinichoke na talaga ng, ano, ng EHOME. Oh. Etong... Pero po, Kuya Force! Ba't kaya just Kuya Force? Ako, hindi siya makatakas dito ngayon. They know where that boy is. Ayun, ginulpe sa itaas, mga kaibigan. And Force got cliffed and Xiao Yu takes that kill. 21 minutes na po yung ating laban, mga idolo. And EHOME, pwedeng mapatay dito ngayon. Oh, ito, oh, si Tropa, okay. That's the Aegis. Nowhere near yung tropahan. Alam yun, ang geek farm na nasa mid, karamihan. He could be bursted. There's the punch and Norman takes the kill. With the BKB, hindi nila maano itong Selena, but Knight will be taking Roger as well. So 2-4-2 ang nangyari. Isang Aegis, isang carry ang nakuha ng geek farm. You consider that as a win for geek farm? Kasi hindi nakabasag ng tier 2 tower yung EHOME. Because of that mistake. Malayo pa yung makakampi niya, sumugod siya. Take no, draw ba rin to? Nakita mo gano'ng kasakit yung damage niya sa lifestealer pag hindi nakalapit. So yun ang advantage ngayon ng geek tap. Yeah. Okay. Medyo delay lang ang reaction nila dito, mga idol. Kasi siguro wala din silang vision. Oh! Force, nice try. Nice try sa Spear Arena. May tip pa from Xiao Yu. He tried. Pag nakuha naman kasi, goods yun. Kasi Marcy yun eh. Yeah? Malaking diba? Bagay. Lalo nang yaman ni Marcy. Diba? Tsaka siya yung nagsiset ng tempo sa ano, sa EHOME eh. Siya yung nagsisimula ng gulo, ng away. So, big fish yun kung nakuha. Ma-delay yung timing ng EHOME. Yes. So, what's the next step for Geek Fam? I think they have to have a patience dito sa game natin. Kasi kung nakikita mo naman, EHOME, pinipilit na nilang lumaban. Okay, we must act now. Ganun yung parang ginagawa nila. So, kita mo naman, si Draw Ranger nasa taas lang. Alam ng Geek Fam na nandito sa baba, the rest of EHOME. Oh, papayamanin lang talaga nila si Draw. Pero ang concern ko dito ngayon, Casey, is pag pinipilit ko ng EHOME, pwede silang mapasama. Ang kaso lang, maganda naman yung nangyari, mga kaibigan. Arman getting deleted already. Lu will follow. Pero etong si Force, mukhang nabibigyan ng malala. Kaya naman hindi makakaporma yun ng Geek Fam. And EHOME will open up an opportunity para makakuha ng tier 2 bottom tower. Mukhang ano, mukhang nangyari. Nangyari dun yung ano, yung mga tropahan ng Geek Fam. And wala rin kasi silang, hindi rin kasi gaganda yung ganun kaganda yung pwesto nila, JB, para lumaban, no? I think malaking bagay na kailangan mauna talaga si Kuya Force dito. But right now, hindi ganun yung nakikita ko kay Kuya Force. Nahihirapan siyang kumuha ng tempo. Paano pero una sa teamfight? Pero Casey. Kasi parang naiilang na sila right after nung pagkamatay ni LS. Medyo nailang sila sa mga gagawin nila. And for Geek Fam naman, nagkaroon sila dito ng slight idea na guys, kaya pa natin to. Once lumaban sila ng paisa-isa. Oo. Actually, yun talaga yung naramdaman mo, no, after noon. Sobrang bilis ng buhay ni LS, eh. Ooh. So, may confidence pa rin yung Geeks, ha? On the counterpart. Speaking of. Oh, gandang vision. Then again, there's gonna be the arena into the sphere. Look at that, the carry gone already. Marcy, pwede niyang mabigyan nito ngayong si Mars. Kaso lang mga tropa, BKB TP out ang ginawa. Chain Frost expired already. But Roger, trying to dish out some damage, some impetus damage para sa EHOME. Salad, nagpapanggap na puno yung bato. Mga kaibigan, hindi siya chinek. Successful! There is an impostor among us. Among us ang nangyari. You stay in the trees, you know? Oh. Pero nga, again, I am one with the nature. Oh, bato naman siya eh, di ba? Pero, JB ah, sobrang ganda na nangyayari for Geek Fam, even though nasa EHOME yung lamang kasi napapatay nila si LS. And this is very alarming for LS na ganito yung nangyayari sa kanya. Yep,
siya yung ano eh, siya yung isa sa pinakamataas yung farm given na nasa kanya lahat ng space, but gandang bawi ng Geek fam. Yeah. Okay, so it's gonna be the next step for Geek fam and for EHOME. I think matitake note na nila na oh, hindi pwedeng basta humarap si LS. They need to make Xiaoyu sacrifice himself para maka-free hit si LS dito sa game. And kung mapapansin niyo mga kaibigan, nagamit yung BKB ni Xiaoyu that time para lang sa TP out, di ba? Mm-hmm. So, gandang opener nun for Geek fam. Yeah, that's may laban pa sila scam, mga idol, kaya relax lang kayo. Ang dami nag-aabang ng game na to for Geek fam, ah. Take note. Okay, so next step for them, sila naman yung mag-smoke. Ito yung hinahanap ko eh, yung fest bomb kay Tiny. Maka-burst lang sila ng at least isa, pero... Okay, that is actually a good scam. Narman yung naging ally, pero look at the damage of scam up against MKS. Bumubutas ng BKB. Pero madedelay lang yung timing dito ng Geek fam since wala nga si Rubik. But Tiny, once more, there's gonna be the draw. Taking so much. Nice snowball into that silver edge. Trying to escape. No vision. Mula dito ngayon sa side ng EHOME, mga kaibigan. Hit siya from afar. MKS ang mabibiktima na is fear. Multishot damage too much. And draw had survived. Two supports are dead. Para sa carry, I'd take that trade all day. You think that is a win? Again, like Steeler yung napapunish dito. Sobrang yaman niya kanina and yet di siya makahataw. No? And again, commended yung ginawa ni Cox doon. He's saving the snowball. Para if ever mag-go nga si Draw Ranger dito, meron pa siyang reserve na pang-save for Scary. And oh, oh no. My god! Walang oh, no. BKB to! Beautiful jump mula kay Force. Mr. Iwano is doing it. Slowly but surely ginagawa nila. Napapansin mo yung composure ng Geek fam? Grabe yung kalbaryo nila nung early. Nabalos, hindi sila makahinga sa ginagawa ng EHOME. Pero look at them. No? They are now pushing the tier 2 tower. Actually, baka sila pa yung mauna sa pag-push. But I think retreat na to. Buhay niyo apat. O pwede pa rin mambigla yung EHOME. Pero baka or kung may arena, they could go for another kill. Kasi wala pa si Lina, so for Geek fam, they wanna control the map. Gusto Chedi. Nila sulitin yung oras, diba? Mm-hmm. Grabe naman yung ano, no? Grabe naman yung ginagawa ng Geek fam dito. No, kaya ako nag-iisip ko sino kaya yung nagko-call ng mga ganitong... magandong strategy. Kasi nung support si Scam, I know si Scam yung nagko-call. Oo. Pero ako lang ngayon. Possible. Si ano din. Hindi ko alam kung si Roger eh, pero mga idolo, kitang-kita natin yung composure ng Geek fam. Nandito talaga, they have the potential na manalo dito sa game na ito. They've spotted Tiny na nahiwalay. Medyo masama na support lamang yung nakita tapos hindi pa nga nakuha, mga idolo. Nice dodge from the EHOME. Walang vision yung Geek fam sa mapang to. Oo, pero delikado ata si Roger. Ayun, nasa pack. Snowball game. And look at the draw. Dishing out damage from afar. Hindi kinaya mga idolo Cox and Roger. Dead already. Pero arena, no way out. Sabi dito, netong si Force. That's a core. Dead. Pero, napilita mag-buyback etong ang si Tusk. They wanna fight. Hindi yan nalaban sila na... Kailangan rush to. Kailangan rush nga eh. Kailangan nila makuha yung Roshan dito. Pag si Tusk kayo namatay, parang wala nang magpo-protect kay Draw Ranger. Draw, yes. So, well said. I think they need to be careful. Oh, invest mo. Pag nagka-arena ata ulit, saka papalag yun ng Geek fam. Kasi hindi naman DBKB sila lich eh. Then again, Ice Fire. Sakit sa ulo. Yan ang sakit-sakit sa ulo nang nangyayari.
Pero Russian is up. So, ito na yung mag-dictate, JB. I think dito yung magiging next big team fight natin. Tignan yun na. Info yun. Info yun for Geek fam. Pero buti wala sila sa loob ng pit. Nice try from Tiny. Yeah, at least, no? For Rubik, nakawala siya doon. That is a very crucial moment. I think kahit support yung mawala for Geek fam, pwede na agad mag-Roshan yung yes. EHOME. Kahit si ano, kahit si Enchantress, mga idolo. Sakit pa rin yun, ha? Na-operate siya from afar with that impetus. Huge siya. Yeah, so again, I think ito yung timer as magtatansahan yung dalawang team. Lalong-lalo na kailangan nila both bantayan talaga tong Roshan. Especially for Geek fam kasi nag-buyback si Cox. No. Pero either way, feeling ko kahit nag-buyback si Cox dito, kay draw pa rin nila ibibigay yung Aegis. Kung sila'y makakapag-Roshan. Pero sa bagay, siguro depende. Pagka nanalo siguro sila sa clash, baka kay Cox na lang. Pero pag yung alanganin, na-draw talaga. Oo. Kailangan talaga matagal yung ano eh, yung parang makatagal si Draw sa team fight kasi siya yung damage eh. Oh, ito Enchantress. Kaya sabi ko, pag maaga na wala si Enchantress, medyo mahirap pumalag. EHOME, this is an opener. Kiklear sila ng wave, magro-rush siya na kagad. Kitang-kita natin ang action nila. Oh, Xiao no. Yu. With the dust? Na-reveal ba si Draw? Oh, hindi ko na-reveal, pero... I think it's hard to fight, walang Enchantress, but I think they will try to, may arena naman sila. Pero mawawala dito ngayon si Tiny, ang kaso lang mga kaibigan tumagal pa, there's gonna be ice fire entry chain. And Danon? Arena right there, oh, no. Nice late on, look at Morse with a set of Morse forcing everyone to escape. Eto naman ngayon si Cox, iso solo, si Rush, draw with the too much damage, taking the double, sabog pa si MKS, Xiaoyu is about to die, may stagger by force for a double, forcing the buybacks of EHOME. And mga idolo, andito pa naman dito ngayon si Lich. There's gonna be Saladin, the snowball, mga idolo na bigyan ng malala si Tropa. Ultra kill for Scam, Cox picking up the sword. No. Patay din dito ngayon, etong si Xiaoyu. Disaster para sa EHOME. And that is another kill para dito kay Scam. Rampage. What a nice. Talaga ako, pagka yung Geek fam yung ganun na ano, na nagtatry. Kasi kita mo naman, wala yung isa nila. Wala si Roger. So, parang nakakatakot lumaban sa, ano, sa Roshan. Pero tansado pa rin nila kasi nga may arena pa sila. And si Salad kasi nagkamali. Nauna siyang pumasok. So, yun yung opening ng ano, ng Geek fam na, uy, pwede to. Diba? Though may buyback naman lahat, ready naman yung EHOME, pero di didn't expect na ganun kasakit yung damage yung multi-shot na meron for Scam. And with just one click, Geek fam, yun nakuha ng AG, si Cox pa yung nakuha, so baliwala na yung buyback niya kanina. Laking tulong talaga ng Shard. Laking tulong ng Shard, hindi masyado maka-life steal dun si LN. Oh, yun nga eh. Kaya din hindi siya lumabas dun eh. Inago niya na lang, escape na sila. Pero si... Ang questionable dun sa Xiaoyu, pagka-buyback niya, pumunta pa siya dun sa warzone, not thinking na wala na siya mga kakampi. Hindi naman ganun ka-effective si Marcy pag solo lang siya eh. Yeah, makakite lang siya din eh. So, I think... Miscom? Possibly. Ano nangyari dun for ano? For... for EHOME? Kagulat ako kay Force eh. Ganda nung arena. Ganda nung arena. Alam mo, ang ganda nung ano, nung pagka-sphere niya na may tinamaan. Di na-expect kasi ng EHOME na mag-i-sphere muna si Force bago siya mag-arena. Kasi mahapag nag-arena ka, makapag-react ka ng rage o ng BKB pagka ano, pagka nag-arena. Kasi expect mo, sunod nun, sphere na agad. So, nag-sphere muna si Force para dun sa vision. Nakita niya na may tinamaan and then saka siya nag-arena and then multi-shot is there. Tatlo yung nahuli. Very good Dota. Beautiful Dota, indeed. Kita mo yung sway, Casey. Ano pinapakita sa atin, mga idolo? Just take that quick turn. And Geek fam now have the upper hand. 35 minutes in. 20 minutes nasa EHOME yung kalapangan. Kaya after nga 15 eh. 15 minutes, nabawi na ng Geek fam itong yeah. Larong to. Very good indeed for
For Geek fam. At ang question, ano yung since EHOME naman yung magbabawi, eh, ano yung step nila para bumawi? Ayun. Ayun na siguro yung step. Pick off muna, pero they need a lot more than that. That's true. Yun, I'd say. Pero parang opener lang, kumbaga. Pero LS? Ako. Magbabala ka naman sama. Andito na nga, nasa pack, may snowball na kasangga, mga kaibigan. Warak si MKS. Hidap na talaga? Lang na buyback. 98 seconds. Gone itong si LS. Wala eh, sakit talaga pag draw ranger versus LS. Yun nga, pag di ka talaga nakalapit sa LS, sa draw ranger, kakainin mo lahat ng damage eh. Ganun yung nangyayari. For them. Which is, I don't know, for... Wasted. No opportunities for pero oy show you the snowball na naman Cox with that snowball saving the day. Enchantress might die but it's just support pero Cox mag-isa boboxing ini show you pa burst makakapag dagger ba no need may Aegis naman ice fire it's right there pero may arena chain frost na ibitaw ang kaso lang warak din naman si Lu. Kita mo yung prioritization ni Skem, Casey. Pinokus niya yung ano eh. Pinokus niya yung Icefire talaga eh. Kaya nga. Hindi, so, mahirap kasi baka mayari sila ng Icefire. Tsaka, kailangan, si Draw Ranger hindi naman siya malakas pag walang kakampi. So, hassle yung skill ni Leech. Pero wala, ito na to. Parang, Geek Fam na yung mahawak tong laro eh. No? Pero, mga kaibigan, eto na nga, 37 minutes na po yung bakbakan natin na kanina, sobrang ganda sana for EHOME. Alam naman natin, ang kita nyo naman mapa ng Geek Fam mo. Talagang na-pressure na sila, but then again, Skem, the Redeemer. Grabe diba? To si Skem mag... Alam mo, actually, dami nagda-doubt nung bumalik si Skem sa carry. Pagkikerry. Pero... ako personally, gustong-gusto ko talaga pag-carry si Skem. Sobrang consistent niya mag... parang nag-MMR nga lang si Kuya Skem eh. Diba? Saka iba-iba yung ginagamit niya eh. Sobrang lawak ng pool ni Skem sa carry. He's even using other Nudge, types mga of hero. Diba? Oo, yung basta iba talaga. Iba yung laruan niya ng ano eh, ng carry. Very unique. Very unique indeed. Pero it's not over for EHOME. I think for them they still got a high ground defense. With the dagger into the burst, mga idol. Roger survived this arena, and oh my God, nahuli pa si LS, and he will die. That's actually Xiaoyu and the Life Stealer gone already. Good opener for the side of Geek Fam. Chain Frost. Stopped its bounce, but without these two cores, EHOME can't do much. It's sad for LS, sobrang yaman niya, and yet hindi siya binibigyan ng chance ng Geek Fam para maka-free hit at para makalapit kay Skem. Imagine, Enchantress na lang yung papatay nila, JB, hindi pa nila magawa na good reflex coming from Kuya Force. And grabe. Wala. I think it's near from over. Oh. We're heading towards the end game. And EHOME. Wala talaga. Hindi talaga sila makapalag without Xiaoyu and Life Stealer. Yeah. Wala, it's Life Stealer versus Draw Ranger. Yun talaga yung gusto kong makita. Tsaka, last pick na draw ranger to right? Yes, last pick draw. Hindi, last pick ng Geek Fam yung draw ranger. Pero ang pinaka last pick sa game would be Marcy. Para sa EHOME. Yeah, I think God, yun yung hinanap nila na answer for draw ranger to Marcy. Pero,
hindi nag-workout sa kanila eh. May mga lapses na nangyari sa kanila kanina and tinake opportunity lang yun talaga ng Geek Fam. Tsaka maingat talaga si Skems maglaro eh. Nakita mo naman yung ginagawa niya sa mapa, di ba? Hanggat wala siyang item, di siya lalabas. Pero another hero to die. Nag-survive siya dahil dun sa Ghost. But still, he's down. Pero MKS, mag-rage, makakatakas, Lich, no, wala, mga kaibigan, pinaulan na nga ng palaso. Naku po, pumasok dito ngayon si LS kay Xiao Yu, just so he could escape. Pero Cox, decidido, pero di niya maaabutan etong si Marcy. So, ganun-ganun lang, makakabasag na naman ng Torre. Yun nga ang Geek Fam. After taking those two supports, naka-asi pa ng objective. Yeah, and ang hirap eh, BKB kasi yung build ni MKS and wala naman pakialam si Drow Ranger kung may BKB yung kalaban, di ba? So dito sa game na to, ah, there's nothing wrong sa nangyari for hindi ko rin sila nakita na nagkaroon ng sobrang error. Oo. It's just that timing lang talaga ng EHOME mas maaga. And for Geek Fam, clear disadvantage talaga si Drow doon given na hindi naman mobile yung hero niya at the very beginning. Diba? Andun talaga yung disadvantage niya eh. Saka alam ng Geek Fam na may disadvantage talaga sila sa early. And di nila hinayaan na abusuhin yun ng EHOME kanina. You know, disiplina for both teams is there, especially for Geek Fam. Uy! Ako po, mga idolo. Nagsipasukan na nga sila dito ngayon sa may triangle. Narman about to die. Natitigan siya dito nitong si Lich Knight. Taking itong si Narman. Pero, look at Force jumping in another arena to be dropped. Knight escaping with his BKB up and open. Those Kems damage is too much. Hindi niya kinaya. Kaya nawasak si Lina. Roshan is available, but will Geek Fam take Rosh? I think the answer would be yes, given na wala naman sa Lina. Ilalaban nila to 4v4. Aha. I think this is the part where papatanong ka sa sarili mo, bakit pag ako nagdo-draw Ranger, laging patay? Okay. Diba, Matsi mo, nagdo-draw Ranger ka rin ba? Dito sa draw Ranger na to, Diyos ko, siya yung boss. Grabe. Ay, kaya naman pala ano eh. Kaya naman pala sobrang lakas ni Kuya Monique. May bebe bop pala. Ay, bebe bop pala. Shout out. At saka, shout out pala, alam ko, andun si Mommy Helen. Yan, gusto ko lang i-mention. Napaka-supportive. No? Yep. I think that's one thing, but sobrang lakas din talaga ni Skip. Sobrang support ang mga mahal niya sa buhay. Ay naman talaga yun. So kung ako sa inyo, gusto nyo maging pro player, manap kayo ng inspiration din. Hata yung discam, ang inspiration niya, mommy niya, and family niya, diba? Uh-huh. Pero, Spear! Ay, hindi na nakawala pa. Good boy. Sabog. And just like that, mga kaibigan, I would say the balance is already tipped and EHOME. Wala na, sobrang hirap nang umabol sa ganitong klase ng sitwasyon. Yeah. Guys, i-share nyo na yung ating live stream and sa mga wala pa pong account sa Rivalry, register na po kayo, rivalry.com/loponwxc. Okay. Okay. And kung may mga questions kayo, PM lang po kayo sa KuyaNic page para hindi kayong maligaw and tama ang landas na tinatahak nyo sa Rivalry. Ayan. Up. Okay. Arena nandun. Pero look at MKS. Naku po, nagtago na lamang sa may sapak. Saan ka punta? Oh, no. Nasipa pa nga, mga idolo. Literal na kick out. MKS is dead. Etong si Lu, sasama pa. Double kill for Skember, Doodle, Do. And there we have it. Xiao Yu's gone. It's the game. GG will be called. And there we go. Geek Fam takes the first game. Great job for Geek Fam. Alam mo dito sa game na to, iniisip ko maiigi kung saan part nagkamali yung EHOME. Wala talaga akong maisip na part kung saan sila nagkamali. Kasi ang ganda ng lane ni MKS.
No, si Xiaoyu, nakita mo naman yung rotations niya ng early, tsaka yung lane niya, ang ganda rin talaga. Si Knight, Lina, nakita mo naman, medyo nag-struggle talaga si Taskar dun sa lane. No, and yung dalawang support, di rin naman sila nagkulang sa rotations and sa pagsisecure ng rune. So I don't think na nagkaroon ng maraming mali yung EHOME. It's just that for Geek Fam, they know well kung kailan lalaban si Drow Ranger, no? And alam nila yung strategy na, alam nila yung Drow strat na kailangan muna alam ng item nito ni Drow. Yeah, yeah, that's the right thing. No, yung and timing talaga. Yun nga, yung nag patiently waiting for the items na meron si Scam, and for Scam alam niya din sobra kung paano maglaro sa mapa na hindi siya masyadong mahuhuli. Hindi nahuli si Scam dito sa game na to eh. I think kung naging aggressive yung EHOME tapos nahuli lagi si Scam, no, na naka-caught off guard mahaba na farm, kaya eh. Kaso, actually, yun na. Yung ginagawa nila, KC, di ba? Kaya nakita natin sila mag-dominate early part of the game, 20 minutes actually. Thing rare is, hindi naman kasi forever na walang item si Drow. And with that multi-shot, maka-farm at maka-farm siya. So, may props lang din talaga sa mga supports ni Scam. Talagang daming nangyari dun sa game na yun. Pero, Scam prevailed. And Geek Fam takes game number 1. Best of 3 po ito. Another game. Kailangan kunin ng Geek Fam para manalo sila sa series. Pero syempre, tignan natin kung makaka-game 3 pa nga yung EHOME. Magbabalik ang KuyaNic para sa ating series. So don't go away. Play a racing game where you can compete against